magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kawangan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod. At sa mga utos mo, kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang iyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maligtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa'yo lamang katatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat napapawi ng aking galit. Ako'y matutulad sa mog na nagpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Maguugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at tahalimuyang gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas
at ang mga katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket, iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita ng ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip,
at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos ang ihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ng umiibig sa kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mag-iisip po ito ang lahat. Ano ang pinakamahalaga sa mga utos? Yan po ang tanong ng isang iskriba kay Jesus. At ang sagot ni Jesus ay dalawa. Ang una ay mamahalin ng Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Pero hindi ho tumigil si Jesus. Tingnan niyo ho, ang tanong lang naman ng iskriba, ano ang pinakamahalaga? Pwede namang tumigil na si Jesus sa una pa lang eh. Pero sinabi niya at binugtungan niya, ito naman ang ikalawa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang tanong lang kay Jesus, ano ang pinakamahalaga? Isa lang sana ang sinagot niya. Pero ang sagot ho ni Jesus, dalawa. Bakit dalawa? Kasi ho, sa totoo lang, ang pagmamahal natin sa Diyos ay nagkakatawang tao. Nagiging konkreto ang pagmamahal natin sa Diyos kung paano natin minamahal ang kapwa natin. Kaya nga magandang balikan natin yung sinulat ho ni San Juan. Ang sabi ho niya, ang taong nagsasabing mahal ko ang Diyos, pero naninira naman ang kapwa niya ay sinungaling. Hindi po ako nagsabi ho niyan. Si San Juan ho ang nagsabi. Basahin ho ninyo ang mga sulat ho ni San Juan. First to third letters of St. John. Nasa Biblia ho yan. Sinabi niya, ang tao nagsasabing mahal ko ang Diyos, pero kinapupuotan ang kapwa, sinungaling. Kaya ho, ang pagmamahal sa Diyos, nakaugnay po sa pagmamahal natin sa kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos ay nakikita din po kung paano natin nirespeto ang kapwa natin. Kaya nga ho, sana walang lugar sa buhay ng isang deboto ang nagsasabing mahal ko ang Diyos, pero number one basher naman ng kapwa niya. Kung ano-anong masasakit na salita ang binibitawan natin sa kapwa natin. Kung ano-anong mapanglait, nakakapagpababang mga salita ang binibigkas natin o minsan, tinatype natin. Ipo-post mo, iko-comment mo. Very derogatory terms. Mapanira. Pero yung caption, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only Son. Parang hindi ho nag-uugnay. Ang tao nagsasabing mahal ko ang Diyos, pero naninira naman ang kapwa, hindi yata nag-connect. Kaya magandang hamon sa atin at paalala sa atin bilang mga Kristiyano ho na kung mahal natin ang Diyos, kung sinasabi natin, deboto po ako na mahal na po ang Jesus Nazareno, kasama po sa buhay natin, ay meron tayong galang at pagmamalasakit sa kapwa natin. Tayo mga deboto ng poong Jesus Nazareno, ang unang nagmamalasakit. Ang unang gumagalang sa kapwa niya. Hindi unang naghahanap ng away.
hindi unang naninira at nang chichismis ng kapwa niya. Ang isang deboto ay nagmamahal sa kanyang kapatid. Ang isang deboto ay nagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano. Doon ho nakikita ang konkreto nating pagmamahal sa Diyos. Kaya nga ang sagot ho ni Jesus, hindi lang isa, dalawa ang sagot niya, sapagkat ang pagmamahal natin sa Diyos ay nakaugnay at nakaugat din. Magkarugtong sa ating pagmamahal sa kapwa natin. Kaya ang taong deboto ng Poong Jesus Nazareno ay mapagmalasakit at mapagmahal sa kanyang kapwa. May paggalang, may pagmamalasakit, at hindi ginagamit ang mga salita para manakit. Hindi ginagamit ang kamay para manakit ng kapwa. Ginagamit ang kamay para iunat sa kamay, iunat sa kapwa at ibangon siya. Ginagamit ang mga salita hindi para ibaba ang tao, kundi magbigay pag-asa sa kapwa niya. Doon po nakikita ang tunay nating pagmamahal sa Diyos. Sabi nga ho, mula din po kay San Juan sa kanyang mga sulat, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo naman nakikita, pero kinapopuotan mo ang kapwa mong nakikita mo? Magkaugnay ang dalawang ito. Kaya maganda ho, no, sa araw na ito, sa Biyernes na ito, ay baon-baon po natin ang ating pagmamahal sa Diyos, at sana maidugtong na ho natin na mula sa pagmamahal sa Diyos, nakikita ito sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Kaya nga ho, ang isang konkretong pamamaraan na inaalok ko sa atin ng panahong ito ng Kwaresma ay tuwing Biyernes, lumiliban tayo sa pagkain ng karne. Para saan? Yayakap ako ng sakripisyo para maiunat ko ang kamay ko sa kapwa kong nangangailangan. Yayakap ako ng sakripisyo para mula sa aking pagsasakripisyo sa sarili, matuto akong magmahal ng kapwa ko. Hindi lang po simpleng pagliban sa pagkain ng karne ang ginagawa tuwing Biyernes. Pero mula ho sa simpleng pagliban sa pagkain ng karne sa araw na ito, ay tinutulungan tayo at hinahamon tayo na lawakan ang ating pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa natin. Ang dalawang ito ay magkaugnay, at ito pong dalawang itong turo ni Jesus at paalala sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang siyang maging gabay natin sa ating pamumuhay. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay nakikita sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig sa lahat, at ng Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating itugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal, at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig.
atin nawang pakitunguhan ang bawat tao na may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagbukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ng aming kapwa nang walang hanggang katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito. At kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan at sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabungay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iakalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko sa'yo lamang. Habang buhay, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo
sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot nasal sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umasa, Poong Jesus Nazareno, patubayin niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusay ika'y kasama ko. Ang samukot nasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagdaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo at dasalin po natin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan.
Hesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap nang may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus, nabutihin, kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko ay masid, sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiyo po muna ang lahat.